Alam nyo ba na ang gawain ng puso ay nakakalamang sa gawain ng katawan? Me? Bakit naman? Paano mo nasabi? Opo, mula sa hadith ng Nabi sallallahu alaihi wasallam ang kaalaman na yun. Paano at bakit? Diba kapag mahal na mahal mo ang isang tao, nagiging masigla ka, nagiging masaya ka, saka nakakapag-isip ka ng tama. Ganon din sa pagsamba. Kung ang puso natin ay nakakaramdam ng paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, lahat ng parte ng katawan ay susunod, susuko at tatalima. Kaya kung ang puso natin ay masisira, punong-puno ng shirt, nasaktan, nainggit, nagalit o namuhi, lahat ng gawain natin na mabuti ay masisira. Pansinin nyo kapag nagagalit tayo o kapag namumuhi tayo sa isang tao, wala tayong ibang naiisip kundi hindi mabuti. Minsan pa nga nakakapag-isip tayo ng masama. Yung bang tipong kapag galit na galit tayo, diba dinidibdib natin tapos nagkakaroon tayo ng sama ng loob. Kaya kung yung puso natin hindi naniwala sa hadith ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, hindi na rin maniniwala ang ating isip at katawan. Hindi na rin gagalaw ang ating katawan bilang pagpapatunay ng ating paniniwala. Totoo po yun, nakalagay po kasi ito sa hadith ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mula din sa hadith ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ang puso ang magiging dahilan para tumaas ang antas natin sa paraiso. Ganun pala, sabi kasi ng iba, mas dapat mo daw gamitin ang utak. Kaya daw nasa ulo ang utak, yun ang pairalin. Pero mismong ang propeta na pala ang nagsabi at nagpaliwanag na ang puso ang umiiral. Dahil kapag nakaramdam pala ang puso ng pagnanasa sa kapangyarihan, karangyahan, nais ng kayamanan at kasaganaan, yun ang kinikilos ng buong katawan. Kaya halos makikita natin karamihan sa mga kababaihan sa mga social media, ang puso ay nakakaramdam ng pagnanasa sa kayamanan. Kumbaga, ang puso, ayaw nila na maranasan o maramdaman ang hirap. Maaari din na iba ang pinaniniwalaan ng puso nila. Tulad ng paniniwala na isa lang ang buhay ay dito lang sa mundo. Kaya gagawin nilang lahat habang buhay sila, gusto nilang maranasan ang karangyaan, kasaganaan at kapangyarihan. Yun ang gawain ng puso. Kung ano ang nilalaman ng puso natin, yun ang ginagawa natin. Yun ang pang-araw-araw na ginagawa ng mga tao. Tayong mga tao, yun ang ginagawa natin sa araw-araw. Nakadepende kasi yan sa nararamdaman o pinaniniwalaan ng puso natin. Kaya napakadakila ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil binigyan niya tayo ng puso. Puso na nagmamahal. Kaya nga kung mahal natin ng Allah subhanahu wa ta'ala, napakalaki po ng epekto nito. Tunay na napakadakila po ang gantimpala. Alam mo ba na kapag nag-iisip ka lang ng mabuti, ay mas mainam pa ang pag-iisip ng mabuti kaysa sa pagdarasal? Nakalagay po yan sa hadith. Ibang klase po talaga ang puso. Okay, ano? Ang puso po kasi ang nagpapagalaw po sa lahat. Ang puso rin po kasi ang dahilan para lumaki po ang gantimpala ng gawain po ng ating mga katawan. Tignan mo ah, di ba may gumagawa ng mabuti pero yung puso nila ay pagpapakitang tao lang? Tama ako o hindi? Pero may tao naman na mula talaga sa puso nila ang ano paggawa nila ng mabuti. Na hindi sila talaga naghahangad ng anumang kapalit sa ginawa nilang mabuti sa kapwa. Kaya nila. Kaya nga sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makakamit natin ang gantimpala ayon po sa ating layunin. Kaya nga kapag nasira ang puso ay masisira din lahat ng mabuting gawain. Palike naman ako, tsaka pa-comment na rin, pa-subscribe at pa-share mo na rin bilang pagsuporta sa mga ginagawa kong mga video na katulad nito. Ito po si Nisrine na nagsasabing alamin, tuklasin at pag-aralan.